So what's up sa inyong lahat mga bro? JP Eram, bakit nga ba bigla na lang umalis sa loob ng court at crowd favorite team na Barangay Ginebra? Nakuha na itong pinakasamasam na kampyonato ng All Filipino Cup kung saan umukit nga ito sa kasaysayan ng PBA. Tara't pag-usapan yan mga bro, pero bago nga lahat ay huwag munang kalimutang mag-subscribe bilang suporta at para updated ka na rin sa mundo ng sports. So kagabi nga mga bro, naganap itong Game 5 ng Best of 7 Series ng All Filipino Cup kung saan tuluyang tinapos na nga ng crowd favorite team na Barangay Ginebra itong seri na ito kontra sa TNT Tropang Giga. Sa unang quarter ay naging dehado pa itong Barangay Ginebra kung saan maagang nakuha ni Japheth Aguilar itong kanyang dalawang personal foul kung kaya't naging agresibo sa opensa itong si Poy Eram dahil ano pang makapagtala agad ito ng 8 puntos, ngunit hindi nga naging sapat ito upang makalayo sa Barangay Ginebra dahil hindi rin naging maganda itong simula ni RR Pugoy. Pagtungtong naman ng second quarter mga bro, ay nagpatuloy pa rin itong siso battle na magkabilang koponan kung saan matapos ngang ma-foul trouble ni Japheth Aguilar sa first quarter ay bumawi naman ito sa second quarter na kumamada agad ito ng 16 points dahil ano pang makalamang itong Barangay Ginebra sa pagtatapos ng first half 38-36. Sa quarter din na ito naganap itong kakaibang pangyayari kay Poy Eram kung saan hindi lang mga PBA fans ang nagtaka kundi pati coaching staff ng TNT matapos nitong tumakbo palabas ng court upang pumunta sa dugout habang tinatapik itong kanyang dibdib. Marami tuloy ang naka-misinterpret sa pangyayari na yon mga bro kung saan halos lahat nga ng nakita kong post sa iba't ibang social media ay nauna ng araw umuwi itong si Poy Eram dahil sa play nga na yon ay pinostihan ito ni Japheth Aguilar, ngunit makikita nga sa replay na hindi naman ito naka-absorb ng gaanong contact. Ayon sa report ng PBA ay nagpanic attack nga raw ito matapos makaramdam ng paninikip ng dibdib pagkatapos ng play na yon. Ngunit maayos na nakabalik naman ito sa third quarter mga bro kung saan siya pa nga ang dahilan kung bakit sila nakalamang matapos nitong magpakawala ng dalawang sunod na 3-point shot. At pagtungtong naman ng fourth and final quarter mga bro, ay lumamang pa nga ng 5-point lead itong TNT sa natitirang 5 minutes mark ng laban na ito mula naman sa dalawang sunod na 3-point shot ni Simon Enciso sabay bitaw ng dagger look sa bench ng Barangay Ginebra. Ngunit hindi naman pumayag si Standaman Stanley Pringle na mapag-iwanan sa laban na ito kung saan siya naman ang humabol sa lamang ng TNT Tropang Giga at tinuldukan naman ng tambalang LA Tenorio at Japheth Aguilar mula sa isang napakagandang alley-oop jam. At dahil dun mga bro, matapos ang matagal na paghihintay ng Barangay Ginebra ay nakuha na nga nilang muli itong pinakasamasam na kampyonato ng All Filipino Cup bilang 13th kampyonato para sa prangkisa ng Barangay Ginebra at kauna-unahang kampyonato naman na naitala sa kasaysayan ng PBA bubble. Naitala rin itong back-to-back mga bro para sa Barangay Ginebra dahil sila rin ang nagkampyon noong 2019 Governor's Cup. Samantala, itinanghal naman na Finals MVP itong si Teniente LA Tenorio dahil hindi nga matutumbasan itong kanyang pagiging court general para sa Barangay Ginebra, lalong-lalo na sa mga crucial play upang maipanalo ang laro. Napakalaking credits din para kay Japheth Aguilar sa laban na ito mga bro kung saan talagang siya nga ang naging sandalan sa Game 5 ng Barangay Ginebra, ngunit para sa akin ay talagang total team effort ito hindi lang pagdating sa opensa kundi pati na rin sa napakahigpit na depensa nila sa seri na ito kontra TNT Tropang Giga. Kaya naman sa lahat nga ng Barangay Ginebra fans dyan mga bro, ay maagang pamasko ito sa inyong lahat. Kaya naman bilang suporta sa inyong lingkod mga bro, ay huwag kakalimutang mag-like at specially subscribe. Comment your opinion mga bro. This is Sports TV.